Alam na Buhay! Isang bagong araw na naman na puno ng mga karunungan ang ating pagsasaluhan ngayon. Ngunit bago ang lahat, maaari mo ba munang kuhanin ang iyong papel, ballpen at self-learning module upang maisulat mo ang mahalagang impormasyon sa ating aralin ngayon. Ako nga pala si Teacher Wise, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang pito, na magbibigay sa inyo ng mga words of wisdom para laging full of life at ikaw ay maging wise. Halina't ating lakbayin ang daan tungo sa paghubog ng ating pagpapakatao. Sapagkat ito'y magtuturo ng bagong kaalaman. Halina't maglakbay, halina't maglakbay, tungo sa mga bagong kaalaman. Halina't maglakbay, halina't maglakbay, tungo sa mga bagong kaalaman. Tungo sa mga bagong mga bagong kaalaman. Noong nasa baitang anim ka, ay tinalakay ninyo ang aralin tungkol sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan at tungkol sa pagbibigay ng sarili mong opinyon, ideya at pananaw bilang bahagi ng iyong kalayaan. Ngunit sa oras na ito ay ating tatalakayin ng paksang Ako Ngayon mula sa ating self-learning module, Module 1. Ang paksang ito ang tutulong sa atin na matukoy ang mga pagbabago sa sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong una, pagtatambo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad. Pangalawa, pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan. Pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Pang-apat, pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa o sa lipunan. Panlima, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. At pang-anim, pagkilala ng tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga o nagbibinata. Handa ka na bang matuto at maging wise? Ang bawat kabataang kasing edad mo ay nakararanas ng tinatawag na panahon ng unti-unting pagbabago o paglipat sa isang yugto patungo sa susunod na mas kilala sa tawag na transition period. Ito ay nararanasan kapag ang isang tao ay dumarating sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga o mas kilala sa tawag na adolescence period. Sa panahong ito ay nagbabago ang iyong sarili sa iba't ibang aspetong pangkaisipan, panglipunan, pandamdamin at moral. Ating tignan ang bawat sitwasyon sa pahina 4 upang lubos mo pang maunawaan ang iyong sarili. Isulat ang salita na nagaganap kung ito ay nararanasan mo na o nangyayari na sa iyo. At di nagaganap kung ito ay hindi mo nararanasan o hindi nangyayari sa iyo ang mga sitwasyong nababanggit. Gamitin mo muli
ang iyong papel at ballpen at isulat mo na ang iyong mga sagot. Unang bilang, mas gusto mo ang tahimik na paligid o walang kasamang maliit na kapatid na nag-iingay? Pangalawa, lagi kang tumitingin sa harap ng salamin upang tiyakin na ayos ang iyong kasuotan. Pangatlo, ayaw mong magpaiwan sa iyong nanay kapag nasa paaralan ka. Pang-apat, nararamdaman mo na parang pinaghihigpitan ka ng iyong magulang kapag sinasaway ka sa iyong gawain. Panlima, natututo ka ng mag-ayos ng iyong sarili. Pang-anim, mas nais mo pa rin ang mga larong pangbata. Pampito, nagkakaroon ka na ng mga kaibigan sa paaralan o sa inyong barangay. Pangwalo, may napapansin ka ng pagbabago sa iyong katawan. Pangsyam, may pag-aalala ka na sa kapakanan ng iyong kapwa. Pangsampu, ang nais mo lagi ay kumain at maglaro lamang. Labing isa, nagkakaroon ka ng paghanga sa ibang kasarian. Labing dalawa, nagiging bahagi ka na rin ng mga pagpapasya sa mga usapin ng inyong pamilya. Labing tatlo, nahihilig ka na sa pagbabasa. Labing apat, nakikipag-agawan ka pa rin ng gamit o pagkain sa iyong mga kapatid o kalaro. Ngayon ay tignan mo ang iyong mga naging sagot. Kung mas marami ang sagot na nagaganap, nangangahulugan lamang na ikaw ay nakararanas ng transition period dahil ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga na. Unti-unti mo nang nararanasan at napapansin ang mga pagbabago sa iyong sarili. Palawakin pa natin ang ating kaalaman at ilagay natin sa ating puso at isipan ang mga sumusunod na salita. Pangkaisipan, panglipunan, pandamdamin, at moral. Mayroong apat na aspeto na nagbabago o nararanasan natin habang tayo ay nagdadalaga o nagbibinata. Una, ang aspetong pangkaisipan na may kaugnayan sa kung paano ka mag-isip, makatanda o makapagplano sa buhay. Halimbawa, si Teodora ay binigyan ng 500 piso ng kanyang ina upang ipangbili ng gamit niya sa kanyang pag-aaral. Nagsulat agad siya ng mga kakailanganin niyang gamit at mabilis na pumunta sa tindahan ni Aling Gabriela upang magtanong muna ng presyo ng bawat item na kanyang isinulat. Pag-uwi niya sa bahay, pinag-isipang mabuti ni Teodora ang mga item na kanyang kailangan at pinag-isipan kung alin sa mga ito ang mabibili niya sa halagang 500 piso. Sa halimbawang ito, ipinakita ang aspetong pangkaisipan kung saan si Teodora ay nag-isip ng mabuti kung paano niya mabibili ang mga mahalagang item na kailangan niya sa pag-aaral sa halagang 500 piso. Kung ikaw si Teodora, hindi ba tiyak na pag-iisipan mong mabuti muna ang iyong mga hakbang na gagawin upang hindi masayang ang salapi na ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang? Kung oo ang iyong sagot, ito ay may pakahulugan na unti-unting nauhubog ang iyong aspetong pangkaisipan. Dahil dito, binabati kita. Pangalawa ay ang aspetong panglipunan na binibigyang pansin kung paano ka nakikisalamuha o nakikitungo sa ibang tao mula sa mga kasama mo sa bahay hanggang sa mga kaibigan mo o sa mga taong nakakasalubong mo araw-araw. Halimbawa, si Jose ay inimbitahan ng isang kaibigan na dumalo sa kanyang nalalapit na kaarawan. Sa mismong araw na iyon, ay nakita niya ang mga kamag-aaral niya na nakikipagsaya. Nilapitan niya at nakangiting binati ni Jose ang mga ito. Sila ay nagkwentuhan ng kanilang mga karanasan noong sila ay nasa elementarya pa lamang. Matagal ang naging kwentuhan ng mga dating magkakaeskwela at napakasaya nila sa kaarawan ng kanilang kaibigan.
makikita natin sa halimbawa na ang simpleng pagbati at pakikipag-usap ay nakapagpapalalim ng relasyon natin sa iba o sa ating mga kasing edad. Ilan sa kanila ay tinuturing na rin natin mga kaibigan. Kung ikaw si Jose, ano ang iyong gagawin? Makikisalamuha ka ba sa mga dati mong kakilala kahit matagal mo na silang hindi nakikita? Kung oo ang iyong sagot, ibig sabihin, nauhubog mo na ang panlipunang aspeto ng iyong pagkatao. Ikaw ay aking binabati. Pangatlo ay ang aspetong pandamdamin. Ito ay tumutukoy sa nararamdaman mo bilang isang tao, maging mabuti man ito o hindi. Katulad ng kung ikaw ay nasisihan, nagagalit, nag-aalala o nalulungkot. Halimbawa, noong bata ka ay madalas kang umiyak sa tuwing ikaw ay hindi na ibibili ng laruan ng iyong magulang. May mga pagkakataon din na hindi kanila napagbibigyan kaya ikaw ay parang naiinis at nalulungkot. Gayun din, kapag ikaw ay napagbibigyan, lubos ang iyong kasiyahan sapagkat natupad ang iyong hinihiling sa kanila. Ngunit ngayon na ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga na, umiiyak ka pa rin ba kapag hindi nasusunod ang iyong kagustuhan? Kung hindi ang iyong kasagutan, ibig sabihin, unti-unti ka nang nakakaranas ng pagbabago sa iyong damdamin. Pang-apat ay ang tinatawag nating astetong moral. Ito ay tumutulong sa isang katulad mo na suriin kung ano ang tama at mali at kung ano ang mabuti o masama sa iyong pagpapasya o ginagawa sa iyong kapwa. Siyasatin natin ang halimbawa. Si Iking ay may nakababatang kapatid na ang pangalan ay Nena. Madalas ay binabantayan at pinagbibigyan niya ito sapagkat mahal niya ito. Minsan ay nakita ni Iking na inaagawan ng pagkain si Nena ng kanyang mga kalaro. Iyak ng iyak si Nena dahil sa ginawa ng mga ito. Imbis na gumanti, ay pinagsabihan na lamang ni Iking ang mga kalaro ni Nena sapagkat para sa kanya, ito ang makabubuting gawin. Sa ating halimbawa, ay pinakita na tinupad ni Iking ang kanyang gampanin bilang nakatatandang kapatid ni Nena. Makikita rin ang pagsisiyasat sa kung ano ang tama at mali. Mas nanaig din ang mabuting pagpapasya at mabuting gawain kaysa sa masama. Kung ikaw si Iking, gagawin mo ba siyang halimbawa kapag naiipit ka sa katulad na sitwasyon? Kung oo ang iyong sagot, binabati kita sapagkat nangangahulugan na nauhubog na ang iyong pagkatao sa aspetong moral. Tandaan natin muli ang apat na aspeto na nagbabago o nararanasan natin habang tayo ay nagbibinata o nagdadalaga. Pangkaisipan, panglipunan, pandamdamin, at moral. Isulat mo ang mga positibong pagbabago na napapansin mo sa iyong sarili. Magtala ka batay sa aking mga babanggiting panuto. Una, itala mo ang positibong pagbabago na nararanasan mo sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba mong kaklase o kaibigan. Pangalawa, isulat mo naman ngayon ang mga pagbabago sa iyong tungkulin sa lipunan bilang babae o lalaki. Pangatlo, itala mo ang mga mabubuting asal na sa palagay mo na ipapakita mo sa iyong kapwa. Pang-apat, isulat mo naman ngayon ang mga pamamaraan upang makagawa ka ng maingat na pagpapasya. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Mahusay! Sa tingin ko ay handa ka na sa ating pinakahuling gawain.
Alam kong wise ka. Kaya, kayang-kaya. Tukuyin ko ang pahayag sa bawat bilang ay pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin o moral. Isulat sa iyong papel ang letrang A kung pangkaisipan, letrang P kung panglipunan, letrang C kung pangdamdamin, at letrang D, moral. Unang tanong, sinasabi mo madalas na ang kapatid mo ang may kasalanan sa tuwing mapapagalitan ka ng iyong nanay at ng iyong tatay. Ang tamang sagot ay B, panlipunan. Pangalawa, mas madali ka nang makapagmemorya ng mga awitin at tula. Maaari ko bang makita ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay A, pangkaisipan. Pangatlo, mas madalas mong makasama ang iyong mga kaibigan o kabarkada kaysa sa iyong mga kapatid. Kung ang iyong sagot ay B, panlipunan, ikaw ay tama. Pang-apat, marunong ka nang gumawa ng sariling pasya kapag mayroong munting suliranin. Ano sa tingin mo ang sagot? Letrang D, moral, ang tamang sagot sa bilang apat. Panlima, napapansin mo na nagiging maramdamin ka na ngayon. Ang tamang sagot ay C, pandamdamin. Pang-anim na katanungan. Nagkakaroon ka na ng hilig sa pagbabasa at pagsusulat. Maaari ko bang makita ang iyong sagot? A, pangkaisipan, ang sagot sa bilang anim. Pampito, para sa iyo, makaluma na ang estilo ng pagdidisiplina ng iyong mga magulang. Mahusay! Ang dapat na sagot ay A, pangkaisipan. Pangwalo, nagkakaroon ka ng malasakit at pagtulong sa iyong mga kapitbahay, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ang sagot ay B, moral. Pangsyam, marami ka ng plano sa buhay mo, lalo na sa iyong pag-aaral. Ang sagot ay A, pangkaisipan. Pangsampu, gusto mo na marami kang kaibigan, ngunit may itinuturing ka ring best friend. Mahusay, ang sagot ay B, panlipunan. Marami ka bang tamang sagot na nakuha? Kung gayon, tunay na ikaw ay certified wise. Paalam na sana'y natuto ka. Isa-isip at isa buhay pa. Ang buhay ng isang tao ay pahiwaga. Kaya't ipagpatuloy na ang kabutihan. Narito ang ating hashtag Hugot Kaalaman. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil maaring ito ang daan tungo sa iyong patuloy na paglago. Mga Certified Wise, magkita-kita tayo muli ha! Patuloy nating linangin ang ating kaisipan. Patuloy nating isabuhay ang kabutihan.
Patuloy nating ibahagi ang ating kaalaman at patuloy nating paglingkuran ang Diyos at ang ating bayan. Muli, ako si Teacher White, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang pito, na mag-aatid sa inyo ng mga words of wisdom para laging full of life at ikaw ay maging wise. Maalam na buhay at paalam!